noong 11 ng Setyembre taong 1917, ipinanganak sa Sarat, Ilocos Norte si Ferdinand Edralin Marcos sa mag-asawang Mariano Marcos at Josefa Edralin. Si Ferdinand Marcos ang 10th Pangulo ng Pilipinas. Siya rin ang pinakamatagal na naging Pangulo ng bansa sa loob ng 20 taon. Si Marcos ay naging miyembro din ng House of Representatives at ng Senado bago siya naging presidente. Siya ay naging Senate President din noong 1963 hanggang 1965. Si Marcos ay tinaguri ang strongman ng Pilipinas. Sa loob nga ng kanyang termino, malaki ang nakitang paglago sa mga infrastruktura ng bansa at maging sa development ng international diplomacy. Matapos ngang manalo ni Marcos sa kanyang ikalawang termino bilang presidente ng Pilipinas, inilikara niya ang martial law sa ating bansa. Noong 1981, siya ay muling nahalal sa pagka-presidente sa ilalim ng Partidong Kilusan, Bagong Lipunan. Noong 7 ng Pebrero, 1986 naman, nang manalo siya sa snap election kalaban si Cory Aquino, ang asawa ni Benigno Aquino Jr. Nagwakas ang pagkapangulo ni Marcos nang mangyari ang EDSA People's Power Revolution noong 1986. Siya ay namatay sa edad na 72 sa Waikiki, Hawaii dahil sa komplikasyon sa kidney, puso at baga. Ngunit bago mamatay si Marcos, meron siyang mga huling habilin kay Cory Aquino na siyang naging Pangulo ng Pilipinas. Ano nga ba ang mga huling salita ni Ferdinand Marcos? Bago nga pumanaw si Ferdinand Marcos, ay tanging Pilipinas pa rin ang kanyang iniisip, bagaman ang kanyang kalagayan ay lalong lumulubha. Nagbigay siya ng mga bilin sa nooy Pangulo na si Cory Aquino na ituloy ang Bataan Nuclear Power Plant dahil ito ang magiging sagot sa lalong tumataas na demand sa kuryente at upang mabawasan ang pagiging dependent natin sa imported na langis. Ang kabilang-bilinan ko kay Mrs. Corazon Aquino ay pagpatuloy ang Bataan Nuclear Plant kung maaari. Sapagkat I told her this is the solutions in meeting a country's energy demands and decreasing dependence on imported oil. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang aking muntahe at maalala daw ng taong bayan si Marcos habang andiyan ang Bataan Nuclear Plant. Anong klaseng pag-iisip yan? Ayan ay paghihigante. Huwag na idamay sa bayan ng Pilipino. Kanya tayo, balang araw, makikita ninyo, 20 years from now, baksak na ang Pilipinas. Ngunit ito'y hindi pinakinggan ni Cory Aquino. Marcos, kanyang ipinasara ang ating nuclear power plant upang hindi na daw maalala pa si Marcos ng taong bayan. Kaya naman nagbabala si Pangulong Marcos. 20 years mula noon, bagsak na ang Pilipinas. At nang dumating na nga ang araw ng kamatayan ni Macoy, ay sunod-sunod na rin ang pagbulusok ng ating bansa. Tumaas ang mga bilihin, nawala ang mga reforma sa bansa, at ibinigay sa mga oligarchs ang mga pagmamay-ari ng gobyerno. Bumagal ang mga infrastruktura hanggang sa tayo ay mapabilang sa third world country. Ang mga bansangang tinulungan noon ni Macoy, gaya ng Vietnam, Thailand, Indonesia, Korea at Singapore, ngayon ay mauunlad na bansa na. Samantalang ang Pilipinas ay lalong naghirap at di na nakaahon pa. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kabayan, maaari bang i-click mo na ang like and subscribe button sa ating YouTube channel at click like and follow naman sa ating Facebook page.